Marami po sa ating mga viewers nagtatanong ano ba ang pinapakain sa hito. Oh, so, iba-iba po kasi yan. Pag nagsimula sa fry, naging fingerlings, tapos naging market size na. Opo, sir. So, ngayon dito, compared sa iyong fingerlings dito na gano'n ka nakalaki na halos? Yung nandito natin, sir, nasa 3 inches na po sila. Yan. So, ang ginagawa ko, sir, pag nasa 3 inches na sila, hinahaluan ko po ng itlog po yung feeds na pinapakain ko itlog. Sa kanila. Opo, itlog. Ayan. Kaya po nito, sir. Opo. Kasi, sir, mataas po yung proteina po nito. Mm-hmm. Ito eh, parang sarsyado. May kamatis din ba to? Wala, sir. Ah, kamatis si Boyas, wala. Purong itlog. Purong itlog po yan, sir. Maganda po magpataba ng hito natin. Maganda po magpalaki. So, yun po yung nakita ko talaga na kaya hinuluhan ko po ng itlog. Yan. So, ideal for fingerlings na starting how many? Ako, sir, 2 inches pataas. Naghahalo na po. Naghahalo na. So, pag medyo market size na ba, pinapakain mo pa rin ito? Oh, pinapakain. Pwede rin. Pwede. Ano to, supplements? Ganun mo siya regular pinapakain? Ako, sir, alos araw-araw. Araw-araw? Oo, araw-araw. Binibigyan ko yung pagka, yung ano po nila, yung feeds po na pinapakain ko sa kanila. Mm-hmm. Hinahaluan ko po ng itlog. I see. So, ito ay may halo na rin feeds? Wala pa, sir. Wala pa. Pagkatapos maluto? Pagkatapos maluto, sir, tapos yung feeds po nun, papalagay ko rin sa ganito, iahalo ko po sa kanila. So, halimbawa, sir, yung feeds ko, maglalagay po ako ng 2 sako. Mm-hmm. So, paghahati-hatiin ko po nun to. Mm-hmm. Itong itlog na to, dun sa 2 sako. Yan. Yun po yung ipapakain ko nun. I see. Eh, ba, itong preparation na to, paano to? So, itong mga itlog na to ay pinakuluan mo lang dito? Oh, pinakuluan lang po dyan, sir, hanggang sa maluto. Mm-hmm. Hanggang sa maging, magbubuo na gano'n, sir. Parang sarsyado. Parang sarsyado. ano na lang, sir, kamatis na lang yung kulang. Oh, tinanggal yung kamatis. Oh. So, purong itlog. Gaano karami to? Mukhang itong 1 drum, puro itlog din to. Oh, purong, dami. Purong itlog din po ito, sir. Kaso marami po to. Mm. Marami kasi dun sa isang negosyo natin. Mm. Dahil na may supply ka ng itlog. May supply tayo ng itlog. Mm. Kaya nakakagawa po ako, nakakapagpakain po ako ng itlog sa mga hito. Nakakapaghalo ako sa kids. Ilang kilo na to sa tingin mo? Siguro kulang-kulang ng 100 to, sir. Marami-raming itlog nga. Oo, marami-raming itlog po yan. So high protein. High protein po yan, high sir. High protein diet. So, isa yan sa importante na mabilis din magpalaki ng hito. Ng hito, opo, sir. Kaya, minsan, sir, mahirap din i-advise sa mga buyer po natin na makapagpakain sila ng itlog. Pero, maganda po na ipaghalo sa feeds to, sir. Talagang high protein. At makikita po nila na yung hito po natin, mabilis na sa paglaki, maganda pa po yung katawan nila. Mm. Nagkataon lang na ng ating kapatid na ito ay mayroong poultry business din, kaya sagana sa itlog. Tama po, sir. Mm-hmm. Wala nang betchin yan. Magic sarap. Wala na, sir. Ayan, sir, alos buo pa yung ano, yung pula. Ayan, o. Ayan yung pwedeng ipakain sa mga fry, sir. Mm-hmm. Yung pula. So, may nagtatanong ano daw feeds yung inyong pinapakain. So ako, sir, more on nung tati lang po talaga yung feeds ko, sir. Tati, baka naman. Baka naman. Next episode, mapuntahan ko kayo din. Ito, sir, nagpahanda na po tayo ng feeds natin. So ang gagawin po natin, sir, maghahalo na po tayo ng itlog sa ating feeds para ipakain po sa ating mga alagang fingerlings. Sige, Doc. So, ito, lamas-lamas lang. Anong sukat niyan, sir? Anong sukat po, sir? Yang may tamang sukat pa ba? Opo, sir. At tulad po nitong pinakain po natin is 15 kilos po na feeds po yung nilagay po natin. Yeah. 15 kilos. Tapos gaano karaming itlog ang ihahalo niyo dyan? Yun, sir. Tansya na lang yung ilalagay ko. Halimbawa, for example, 15 kilos din na itlog ang ilalagay natin. Mm-hmm. Maganda po siya magpataba ng hito, magpalaki at magpalusog ng hito kasi high protein po siya. Mm. So ako talaga, sir, di po ako tumitigil sa pagre-research natin na yung pwedeng mapakain sa ating mga alagang hito na mabilis magpalaki at malulusog po yung mga hito natin.
Sir, pwede nga tinapay. Ha? Pwede na sir, tinapay at ketchup na lang. Yeah. Kasi mainit naman to, so malinis. Pwede na. Oh, sorry. Bagong luto pa naman sir. Oh, baka mainit-init pa. Oh, mainit-init pa nga sir. Ibay nga ng kamay, nalalamas siya agad, mainit-init pa. Mamaya iyak na yan. Oh. So ito po ay parang supplementary mo na lang. Everyday, parang breakfast na rin nila kasi umaga mo madalas niya sineserve. Hindi sir, sa akin, bawat serve ng pagkain, meron po siyang itlog. Ah. Ganun po yung ginagawa ko. So, yan po ang advantage. No? Sana mag-alaga na rin kayo ng mga manok, may poultry. Nagkataon na mayroong poultry business, maraming itlog, kaya naisasama na yan sa budget ng pagkain. Tama po, sir. Opo. So ngayon, kung bibili pa kayo, medyo impractical. Opo, medyo. Tama. Pero kung gusto nyo namang mapabilis at malulusog ang inyong mga hito, isa po itong sikretong malupit. Tama po, sir. Bukod sa pagkain nyo sa ganitong sistema, ano pang pinapakain nyo? Minsan, sir, nagpapakain din po ako ng mga manok. Manok. Bituka ng manok. Sa fingerlings, pwede na rin? Ako sir, nagpapakain po ako, edad na po ng 3 naman pataas. Pwede na rin sir ako. 3 inches? 3 inches pataas. 3 inches pataas. Ibig sabihin, from fry, ilang weeks yon o months bago maging 3 inches? Usually sir, nung panahon na hindi pa ako gumagamit ng mga itlog, usually aabot po yung 3 inches natin. Minsan aabot na ng 25 days. 25 days. Hindi pa rin pare-pareho sir. Depende rin sa feeding program mo. Mm-hmm. Depende po sa pan, kung gaano kabitamin yung pan na paghuhulugan mo, yeah, yung protina ng lupa. Iba-iba po talaga yung paglaki. Importante talaga mud preparation. Oh, mud preparation. Tapos feeding program po natin. Yeah. So pag nagkaroon ng 3 inches, yung paano mo pinaprepare yung mga bituka ng manok, tinatadtad mo po ba kasi maliliit sila? Oo sir, kailangan po yun. So mas better, mas maganda kung may panggiling po tayo. Ginigiling. Oo, ginigiling. Para lahat po sila sir makakain. Kasi kapag di, halimbawa sir, nagbinuhos mo yan ng buo, so yung mga, may mga posibilidad na mas mabilis na lumaki doon. Mm-hmm. Yung mga mabilis na lumaki doon, maaring kainin yung mga kasama niyang mga hito. So kailangan sir, talagang yung pinapakain mo, since na 1 inches pa lang sila, kung 2 inches or 3 inches, kailangan mapakain mo sila ng buo, lahat sila. Mm. So kailangan igiling mo yung ano, yung manok or bituka para po lahat makakain sila. Sabay-sabay po yung paglaki po nila noon. So yan po, ano, mga 3 inches pataas. Ideally, yung mga meat natin, bukod sa bituka ng manok, mga tinatad ng karne ng manok. Karne ng manok, bituka ng isda, sir, pwede po yan. Ayan, mga hilaw na yan, diretso na binabag. O kailangan pwede pang pakuluan? Hindi, sir, pwede pong hilaw, pwede rin pakuluhan po. Anong advantage ng, ano, for pagkaniluto at saka hilaw? Ang advantage lang po, no, sir, kapag luto, hindi na po siya masyadong mabaho. Hindi siya babaho. Di katulad yung hilaw, maaring bumaho po siya. Bulok na. Bubulok pa siya. Tsaka pero parang hygiene purpose, at least na patay mo yung mga bakterya. Oo, pwede. Hindi magkasakit, maaring magkasakit pa yung hito mo pag medyo bulok na. Opo, opo, tama po yun. Eh, tayo naman dito, sir, may mga ginagamit po tayong mga gamot para less po yung bakterya po nila. Ayan. So, yan po. So, may advantage din pala pag pinakuluan ninyo at kaysa dun sa bulok na o medyo yung hilaw talaga, na, maamoy. Maiiwasan nyo rin mangamoy ang inyong pan. Tama po yun, sir. So, may mga tanong sila, sir, no? So ngayon, natalakay natin yung 3 inches pataas. Pwedeng pakain ng ganito, tapos mga karni-karni na. Paano naman pag galing sa hatchery, fry pa lang, bagong bagsak? Ano po pinapakain? Ang pinapakain ko, sir, fry booster po ng fry tate. Fry booster. O, fry booster po siya ng tate. So, ang ginagawa ko naman dun, sir, pag bagong buhos pa lang, binabasa ko po yung fry booster natin ng pukunti at bibigyan ko po ng pagkain yan, paikot. Mm-hmm. Paikot po ng magpan po natin. Ba't kailangan basain? Hindi pa po sila kakain sa taas, sir. So, naka-stay pa yan sa ilalim. Okay. Lalo na stress pa yung mga isda. Hindi pa po kagad papakita yan. Sa ilalim muna sila. Kaya kailangan basahin yung pagkain para yung pagkain bumigat, pumunta sa ilalim. So, dun na po sila kakain. Mga ilang days pa or weeks yan bago mo baguhin yung sistema na pagpapakain? Kapag sir, nakita ko na sila na, halimbawa, 3 days, misan, kikitaw na sa taas yan. Kapag nagpapanikmanawag na ganun sa taas yan, so sign na yan na
lahat sila, health, buhay sila, healthy po sila, akyat na lahat sa taas yun, babaguhin ko na po yung feeding program ko nun, okay, sir. So ano naman yung susunod na step? Ang gagawin ko nun, sir, hindi na po ako magpapabasa ng feeds nun, sir. Mm. Papasabog ko na ng, ano yun, yung floaters na. Pero prime booster pa rin, kaso hindi ko na siya babasahin ng tubig. Okay. Ganun na po yung sistema. Para ma-exercise na rin sila. Opo, tapos, sign din po yun, sir, na makikita nyo kung gano'ng karami yung nabuhay kapag kumakain na lahat sila sa taas. Sa ibabaw. Oh, yeah. So, most likely, parang pagkabagsak mo, bago pa lang ang fry, mga 3-4 days. 3-4 days, gano'n. Binabasa, after that, pwede na silang floaters na. Pwede na. Tapos, dire-diretso na yung programa ninyo. Na-cover po natin, no? Na from fry, pagkagaling sa hatchery, ibabagsak, yung 3 to 4 days, kailangan basahin ng onte, ilalaglag para sa ilalim kakain. And then, eto na, susunod, mga floaters na natin, hindi na kailangan basahin. Makikita nyo po ang purpose nun, para makita nyo kung nag-survive ba yung pera nyong inilaglag. Tama, sir. Makikita mo na dun yung survival rate natin kapag nakikita mo na lahat na nasa taas na sila, sir. Mm. So, usually kasi, sir, minsan, nalulusawan talaga tayo. Mm. So, syempre, dun mo lang makikita kung lusaw sila o hindi. Pag nagpakain na tayo ng fry booster sa taas yung hindi nabasa, pag nagsaboy ka na, sa gusto natin, kakain na yun sa taas . So, makikita mo kung buhay talaga sila. Mm. Kapag nagsaboy ka ng fry booster sa taas at walang kumitaw sa taas, medyo... alanganin tayo dun, sir. Ayan, alanganin po. Yun po, isang mga technique. Yan, sir. Na-mix na po yan. Yan. Ready na to. So, isasabog lang ng gano'n? Oo, sir. Isasabog na lang po sa mud pan natin. Sige. Oo, malawak din to. Gaano kalawak itong pad na ito? Siguro, sir, sa tansya ko, nasa 1,000 square meter din to. Mga 900, ganun, sir. So, sir, ang gagawin lang natin, saboy-saboy lang. Yeah, saboy lang. Paano yung nasa gitna pagka-alagay niya? Hindi, sir. Bababa po yung kasama po natin sa ilalim yan. Sasabuhin niya po ng buo. Lulusong talaga? Lulusong po ako. Para so, even? Pinapalusong ko na po sila, sir, para po yung mga isda natin, sanay na po sila sa nalulusungan sila. Para kapag hinuli po sila, maiwasan po yung misan may namamatay sa labo po ng tubig o sa dahil hindi sila sanay sa nalulusungan sila, misan namamatay po sila. Pero sa akin, sir, sa simula pa lang, talagang pinalulusong ko na sila para masanay na po sila sa lusong-lusong po nila. Para hindi na sila takot sa tao. O, para hindi na rin sila takot sa tao. Sasaboy. Saboy-saboy lang, sir. Malalim din, no? Oh, sir, malalim din po yan. Tsaka medyo may kaliitan si Pogi. Ano pangalan niya yung ating assistant? Pandok po, sir. Pandok. Ah, si Pandok? Oo, Pandok. Kaya pala eh. May kaliitan si Pandok. Ayan, sir. Nakikita ko na may mga bumubula-bula sa tubig. Oo, sir. Yan na po yan. Yan, kumakain na sila. Oo, kumakain na po sila. Kung pagmamasdan niyo po kanina, sir, parang walang bumubula-bulang ganun. Dahil, hindi pa po sila kumakain ngayon, no, sir. Nung nahagisan na sila ng pagkain, halos bumubula-bula na po sila. Sa ina po yan na kumakain. Sila. Active na sila. Active na po sila. Etong fingerlings mo dito, mga ilang days na? Yung fingerlings dito, po at siguro mga... Ito po yung na-sizing ko dun, sir. Halos ang laman po kasi nito, nasa 200,000. Wow! Opo. So, hindi ako nagkakamali, sir. Mga 25 days na. Pa 25 days, siguro mga 23 to 25 days, ganun. Pa-out na? Oo, sir, pa-out na po sila. So, yung i-deliver mamaya, so sana huwag na magkulang. Pero palagi ko din pa lang, makukuha na po tayo po.